Magsitay na po ang lahat. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay ganang sa Diyos na sa timay na lang. Tanay, inako niya at hinirang, awang iniingatan. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay ang aawitin sa piging na handog na sa Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, ipinagdiriwang po natin ang kapistahan ni Santa Teresa ng Calcutta. Upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito, tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pagkauliran at pag-aampon ng mga banal ay inilaan mo para ang kahinaan namin huwag humadlang sa pagtahak sa landas ng kaligtasan. Ipagkaloob mong kaming nagpaparangal sa pagsilang ni Santa Teresa ng Calcutta sa kalangitan ay makadulog sa iyo sa pagtalunto namin sa kanyang pinagdaanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito. Sapagkat alam na ninyong ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad sa pagdating ng magnanakaw. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat. Biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makaiiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaeng manganganak. Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman. Mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na yaon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga,
kailangang tayo'y manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip, di tulad ng iba. Tinawag tayo ng Diyos hindi upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Namatay siya para sa atin, upang tayo'y may buhay na kasama niya, buhay man tayo o patay sa kanyang muling pagparito. Dahil dito, patuloy kayong magpaalalahanan at magtulungan tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Tanglaw ko'y ang puon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako, kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan. Kaya naman ako'y walang agam-agam. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Isang bagay lamang ang aking mithiin. Isang bagay itong sa puon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya'y mamasdan ko at yaong patnubay niya ay mata mo. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Ako'y nananalig na bago mamatay. Masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Magsitay na po ang lahat. Bayan niya. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpunta si Jesus sa Kapernaum, Galilea. Nagturo siya sa mga tao ng araw ng pamamahinga at nagtaka sila sa kanyang pagtuturo sapagkat may kapangyarihan kung siya'y magsalita. Naroon sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng demonyo o isang masamang espiritu. Sumigaw siya ng malakas. Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Alam ko kung sino ka. Ikaw ang banal ng Diyos. Subalit, pinagwikaan siya ni Jesus, tumahimik ka, lumayas ka sa taong iyan. At sa harapan ng lahat, ang tao'y inilugmok ng demonyo at iniwan ng hindi man lamang sinaktan. Nang gilala silang lahat at nagsabi sa isa't isa, anong uri ng pangungusap ito? Makapangyarihan at mabisa. Pinalalayas niya ang masasamang espiritu at sumusunod naman sila.
at kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa lupaing iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. At mga kapatid, sabay-sabay muna nating papurihan, pasalamatan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Isang malakas na palakpak ng papuri at pasasalamat para sa Kanya. No? At kagaya ng nasabi ko po kanina, tayo po ay nagdiriwa ngayon ng kapistahan ng isang kilalang santa sa makabagong panahon natin. Actually, hindi pa po siya namamatay, tinatawag na siya noong buhay na santo. The living saint. At yan ay walang iba kundi si Santa Teresa ng Calcutta, India, na mas kilala sa tawag na Mother Teresa. Siya po ang nagtatag ng Missionaries of Charity. Ito po yung mga madre dito sa Maynila, doon po sa May Tayuman. Nandoon sila sa Casa del Pan. Sila yung mga madreng nakakulay puti na may kulay blue ang laylayan ng damit nila. Si Mother Teresa po ay hindi naman talagang taga-India. Ilang kaalaman tungkol sa kanya. Siya ay taga-Albania. Noong 1910, siya ay pinanganak August 26. Mula sa Albania, siya po ay nagpunta sa India para mag-aral ng pagmamadre. Una siyang pumasok sa Loreto Sisters. Pero noong 1948, itinatag niya ang Missionaries of Charity. Paano nangyari? Isang araw, siya ay pupunta sa isang retreat. Nung siya ay sasakay na ng tren, nakakita siya doon sa Calcutta, India, ang pinakamahirap na lugar sa India. Noon, hindi ko alam ngayon. May isang lalaki doong namamalimos. Butot balat. Ang sabi sa kanya, nauuhaw ako. Wala naman ho siyang maibigay. Sumakay siya ng tren at habang siya ay nasa tren papuntang retreat, umaalingaw-ngaw sa kanyang tenga. Nakikita niya yung mukha ng lalaking nagsasabing, nauuhaw ako. At pagbalik niya ng Loreto Sisters, doon niya natanggap ang inspirasyon. Walang iba, yung lalaking yon ay ang mukha ni Kristo na nakita ni Mother Teresa. Kaya lumabas siya ng Loreto Sisters, 1948, itinatag niya ang Missionaries of Charity. Sila ay naglilingkod sa tinatawag nating poorest of the poor, ang pinakamahirap sa mahihirap. Si Mother Teresa ho, kung titignan natin, maliit na babae, kulubot ang mukha, deformed na nga yung mga daliri niya sa paa dahil araw-araw nag-iikot sila. Pero siya ay kinala bilang isa sa mga pinakamakapangyarihang tao noon sa mundo. Most powerful, influential people of the year. Anong kapangyarihan ang meron si Mother Teresa? Hindi ito kapangyarihang nakabatay sa kanyang katalinuhan lamang, although siya ay teacher. Hindi ito batay sa kayamanang alam ng mundo. Pera. Kaya nga kanina, ang Quiapo Church po, meron din tayong apostolate para sa mga vendors. Meron tayong first Tuesday with the vendors. Pero bago sila kumain at bigyan ng simpleng ayuda, meron kaming maikling katesismo. Ipinapaalala na ang karangalan ng isang buhay ay hindi laging nakasalalay sa kayamanan ng mundo. Kahit na naririnig natin ito, kahit na sinasabing ito na ang totoo, ang buhay hindi laging pera-pera lang. It is not always money matters, manner matters. Sa huli,
sa ugali pa rin tayo magkakatalo-talo. Sa huli, sa paraan ng pamumuhay pa rin tayo kikilalaning makapangyarihang tao. Sabi sa ating ebanghelyo ngayon, tinatanong si Kristo, bakit pag nagsasalita ka, para kang isang taong may kapangyarihan? And true enough, yung isang taong inaalihan ng demonyo, isa lang ang sinabi ni Kristo, lumayas ka sa Kanya at sumunod ang demonyo. Sabi ng mga tao, para namang napaka makapangyarihan ng salita ng taong ito. Well, sa totoo po, hindi lang naman po sa salita makapangyarihan si Kristo. Paano pinakilala ni Kristo ang kanyang sarili sa mga tao? Hindi sa kapangyarihan lamang ng salita, higit sa lahat sa kapangyarihan ng kanyang mabuting ginagawa. There is power in goodness. Ang tunay na kapangyarihan nasa iyong kabutihan. Kaya walang taong walang kapangyarihan. Dahil bawat tao nilikha ng Diyos ng mabuti at may kabutihan. Kung titignan mo ang buhay ng iba, ayon sa basihan ng mundo at ng tao, sasabihin mo, Father, hindi totoo yan. Anong kapangyarihan ang sinasabi mo? Niwala nga kaming pambili, pambayad. Napakalayo naman ang buhay nila sa buhay namin. Kung araw-araw mabubuhay tayo sa salita lang ng salita, kumpara ka lang ng kumpara, reklamo ka lang ng reklamo, hinding-hindi mo makikita ang kapangyarihang taglay mo. Kapangyarihan ang kabutihan. Minsan po, doon sa dati kong parokya, meron po kaming Mass for the Sick. Tuwing unang Sabado, meron kaming Mass for the Sick. Meron akong parishioner, sabi ko sa kanya, alam mo, sa first Saturday, umaten ka, may Mass for the Sick. Sabi niya, ay, hindi healing Mass. Sabi ko, Mass for the Sick. Ay, hindi nga healing Mass. Sabi ko, ano ka ba? Misa nga para sa mga may sakit. Tapos sabi niya, sino magmimisa? Sabi ko, ako. Sabi niya sa akin, bakit? Healing priest ka ba? Sabi ko, wow. Sabi ko, Lord, bigyan mo nga ng sakit ito, ng maniwala ito. Huwag niyong kalilimutan. Every mass is a healing mass. Sa bawat pagdiriwang ng misa, pwede kang gumaling at mailigtas. That is the power of the Eucharist. Ang kapangyarihan, hindi galing sa sinumang tao lang. Ang kapangyarihan ay manggagaling pa rin sa kapangyarihan ng Diyos. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, kagaya ni St. Mother Teresa ng Calcutta, huwag tayong matakot at madamot na ibigay ang sarili nating kabutihan. Yan ang pinakamahalagang bagay na kayang gawin at ibigay ng isang tao. Hindi lang talino, hindi lang pera mo, hindi lang posisyon mo. Ang kabutihan mo, ang tunay na kapangyarihan mo. Sabi ni St. Mother Teresa, do ordinary things with extraordinary love. Paggawa ng ordinaryong bagay ng may dakilang pag-ibig na binibigay. Kabutihan ang ating tunay na kapangyarihan. Amen. Pagsitay na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagsasalita si Kristo sa atin ng mga wikang may walang hanggang kapangyarihan at mga gawang mapaghimalang nakapagpapagaling. Sa pamamagitan niya, manalangin tayo ng may pananalig at sabihin, iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami.
Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Ang simbahan, naway patuloy na ituro ang katotohanan ni Kristo at tuligsain ang mga kasamaan sa ating panahon. Manalangin tayo. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Ang mga minuno ng mundo, naway itaguyod ang kabutihan ng kani-kanilang gobyerno at maging masidhi sila sa pagpuksa ng kasamaan sa kanilang mga lipunan na kanilang sinumpaang paglingkuran. Manalangin tayo. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Tayo naway hindi manghinawa sa ating pananalangin upang hindi manaig ang mga masasamang espiritu sa ating buhay. Manalangin tayo. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Ang mga may sakit at mga nagdurusa naway mapalaya sa kanilang mga paghihirap. Manalangin tayo. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Ang mga tapat na yumao naway masyahan sa pagsikat ng liwanag ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan at ang mga taong ipinangako nating ipagdarasal natin. Patuloy nating ipagdasal ang mga kababayan nating biktima ng mga bagyo at habagat sa ating bansa, lalo na ang mga nawala ng hanap buhay at ng mga mahal sa buhay, ang mga kapatid nating bilanggo at katutubo, ang mga walang makain at maayos na tirahan, at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama naming makapangyarihan, nagbubunyi kami sa nag-uumapaw mong pag-ibig sa amin. Itatag mo nawa ang iyong kapangyarihan sa amin at maging lagi ka naming kasama sa landas ng buhay. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan. Tanggapit iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawa at dugo ng iyong anak. Mag-stay na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihin niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambay niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa paghahaing inihanda, ngayong si Santa Teresa ng Calcuta ay ginugunita, pagkalooban po kami ng pagpapala ng kapayapaan at kaisahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaaalingaungaw sa iyong sambayanan. Sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan,
upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa't pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamat ang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitay na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Santa Mother Teresa ng Calcuta, Padre Pio, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating makapangyarihang Ama sa langit, buong galang at tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mong ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Kahit anong mangyari, huwag kang matakot at madamot na gumawa pa rin ng mabuti at maging mas mabuti. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalo mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Jesus Nazareno. Siya ang tunay na magpapagaling sa iyo. Ang tunay na magliligtas sa iyo. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis pa ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Panginoon ang aking Panginoon.
tao kung ako'y laging nasa piling niya. O Diyos, pakinggan mo ang aking tawa at sa ang lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass and service sa darating na September 7, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard, o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba
sa Basilica Menor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pakikinabang ngayong ginugunita sa Santa Teresa ng Calcutta ay magpabanal nawa sa aming kalooban upang kami pagindapating makasalo sa iyong sariling buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Muli po ang simbahan ng Quiapo ay paulit-ulit na nagpapasalamat po hindi lamang sa inyong pagsisimba dito man o sa online o sa TV, kundi sa inyo pong walang sawang pagbibigay ng tulong donasyon. Yung pong mga pinansyal na tulong na binibigay ho ninyo at ibibigay ay dun po sa ating parish finance office lamang. At yung pong mga in-kind donations, kagaya po ng bigas, dilata noodles, kape, sabon at malinis na tubig, dun po sa ating Benedict Building, dun po sa pila ng pahalik, dun po yung ating social service at relief office. Yan po ay binibigay natin hindi lamang sa panahon ng kalamidad, kundi sa bawat pagkakataon na tayo po ay tinatawag na tumulong. Kahit hindi po kayo nakakasama, bahagi po kayo ng kabutihang ating ginagawa at binibigay sa ating kapwa. Maraming salamat sa kabila ng inyong sariling kakulangan at pangangailangan. Hindi kayo nagiging madamot magbigay ng kabutihan. Ang Diyos na ang magbalik ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ng pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, inipinuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno,